magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw ay mag-i-repair tayo ng electric fan. Bali, ituturo ko sa inyo ang lahat ng function ng piyesa nito at kung paano tino-troubleshoot ang isang electric fan. Tuturo ko sa inyo kung bakit hindi naikot ang isang electric fan o yung kanyang blade. Kung bakit humuhugong lang yung pinakamotor sa likod tapos hindi umiikot yung kanyang blade. Tuturo ko sa inyo kung ano yung depression niya, kung bakit nagkakaganon. Tapos ituturo ko sa inyo yung motor niya dito sa loob. Bali guys, itong electric pan na to ay kapag sinaksak mo, hindi umiikot yung LC. Tapos, wala ding hugong tong kanyang pinakamotor sa loob. Ngayon, itatry natin isaksak. Tapos, pipihitin natin yung switch or pipindutin para makita natin kung anong magiging reaksyon. Okay guys, saksak na natin. Tapos, try na natin yung pinaka-switch sa likod. Kung gaganda ba siya o hindi. And guys, ang sira ng electric pan na to ay walang response. Ngayon ay titingnan natin yung mga connection niya sa loob. Titingnan natin yung motor. Titingnan natin yung pinaka-bushing at saka yung kanyang shafting. Kung yung ba'y stack up, kaya hindi umiikot yung kanyang motor. Tapos, tetest rin natin yung pinaka-fuse sa loob ng kanyang motor. Pinaka-wiring. Okay guys, una ay nililinisin ko muna itong electric pan na to para hindi naman masyadong madumi sa ating pag-repair. Okay, samahan niyo ako. Linisin ko na saglit to guys. At balikan natin ito mamaya. Pagbalik nito ay kalas na. Papakita ko na lang sa inyo yung kung paano kalasin yung sa motor at i-troubleshoot. Okay guys. Okay, welcome back sa inyo. Ngayon ay katatapos ko lang linisin ang kanyang blade tsaka yung kanyang screen. Ito siya. Nakita niyo naman kanina kung gano'n siya kadumi. Katapos, nilinis ko rin yung pinakamotor gamit yung ating paintbrush. Siya yung tumanggal ng alikabok o agyo dito sa mismong motor. Para kapag nag-troubleshoot tayo, hindi masyadong madumi or malakit sa ating kamay. Kasi itong ganitong motor ay medyo malangis at malikabok. Kaya dapat linisin muna bago tayo mag-repair. So ngayon guys, umpisa natin yung pag-troubleshoot dito sa ating electric fan. Ang una natin gagawin ay magmumula muna tayo sa plug. Dito. So ngayon, kukuha tayo ng tester para malaman natin kung nagpa-function ba yung motor. Kung ano ba sa heat. Try muna natin itong plug. Tignan natin kung may continuity o may connection dito sa motor. Gagamit ngayon tayo ng tester. Okay? Sa tester, kailangan nasa resistance tayo. Ayan. Ita times 10 na lang o 1. Pwede naman yan. Mas madaling makikita. Okay? Makikita nyo ba guys? Ito. Dapat papalo siya. Nakikita nyo ba guys? Okay. Lalagay ko mo ito sa kanyang plug, yung dalawang terminal ng tester, pinaka-tip. Pagkatapos, ay isuswitch na natin. Ito. Switch natin. O, yan. Testerin natin ha. Eh, nakakonect ako sa kanyang cord. Tapos i-switch na natin. Tingnan natin kung papalo. Nakikita nyo naman, di ba, guys? Ayan. Nag-switch ako sa 1. Wala pa rin response sa tester. 2. 3. And then 0. Wala mo lang pumalo ni isa.
Ibig sabihin yan ay may diferensya yung motor ng ating electric pad. Ngayon ay kakalasin natin itong mismong motor para itest naman yung pinaka fuse dito sa kanyang motor. Okay guys? Kakalasin muna natin yung mga tornillo dito sa likod para maganda yung laro. Yeah, patatornillo lang naman yan. Nakadikit sa ating motor. Kaya madali siyang tanggalin. Okay, kalasin natin. Dahan-dahan lang guys kasi minsan gato na yung tie wrap dito sa motor at sasama na yung kuryente doon sa winding. Baka biglang maputol. Kaya magdahan-dahan tayo. So ito na nga, lumabas na yung pinaka motor niya. Bali itong electric pala to ay ngayon palang bubuksan. Kaya kung makikita nyo ay maganda pa yung kanyang winding. Wala pa siyang sunog. Kasi kapag yung replacement na yung motor na ginamit ay iba na yung kanyang tali dito sa kanyang mismong winding. At iba na yung mismong kulay ng kanyang copper. So, ayan guys. Lababas na yung pinakamotor natin at nakikita natin yung mga kuryente. Sa ganitong paraan, hindi na natin kailangang kalasin lahat. Kung marirepair naman natin ng ayos na kahit ganito lang yung kanyang itsura. Ngayon, ang una natin i-troubleshoot dito sa motor ay yung kanyang mismong fuse dito. Kasi kapag bago yung motor ng electric pad o ibang appliances, lahat yan ay may fuse. Pangkaraniwan, yun ang bumibigay sa isang appliances, yung fuse muna. Bago yung kanyang mismong device o yung mga motor. Sa pagkakalas, dahan-dahan lang natin isa-isa to. Tapos, titingnan natin yung pinaka mausbong sa balot, yung pinaka mataba. Nandun yung fuse niya. Okay. So, ngayon nakita natin yung fuse natin pagkatapos natin tanggalin itong dalawang insulator. Tinanggal din natin yung kanyang tie wrap na nakayapos dito sa motor at saka dito sa insulator. Okay. Ngayon, ito siya yung fuse. Itong kulay itim na to. Ngayon, ititester muna natin. Kailangan may continuity itong ganitong fuse kung ito ay yari. Tingnan natin ha. So, ito yung ating fuse. Wala siyang response. Ibig sabihin siya ay open. Ibig sabihin yan ay sira itong ating fuse. Ito yung suspect natin kung bakit hindi na gumagana itong electric pad. Ngayon, ang gagawin natin dito ay ibabypass na lang natin. Tagal natin yung hinang para yung dalawang dulo, dalawang kuryente, may pagkapit natin. So, ito na yung tinanggal nating fuse. Ito siya. Square type
na fuse. Tapos ating pagsamahin itong dalawang to. Kapag nahinangan natin yung dalawang kuryente na pinagtanggalan nating fuse, ilalagay na natin ngayon yung dating insulator para hindi siya sumayad sa metal or sa kanyang kuryente para hindi magka-troubleshoot. Pasok lang natin to. Okay, pagkatapos natin ipasok yun, naka-insulator niya, lalagyan natin ng tie wrap para siya yung gagabay at iayapuas dito para hindi siya gumalaw. Tapos, na-test rin natin kung meron na siyang continuity pagkatapos natin i-jumper or i-bypass yung fuse. Okay, pilitin natin yung kanyang switch. Yun, meron na guys. Nakita niya? Umalo na. Okay. Ngayon, na-assembly na natin to. So, turo ko muna sa inyo yung mga function nga pala. Yung mga nasisira, kung bakit nahugog yung pinakamotor. Tapos, maingay yung mismong blade. Nagalaw-galaw siya. Okay, turo ko muna sa inyo lahat. Kung ano yung mga piyasang pwedeng palitan kapag just in case nasira inyong electric pan. Una na nga dyan yung ating fuse na ginawa ngayon. So, kapag hindi naikot yung electric pan, walang hugong yung motor, tapos, walang ka-reaction, wala ka galaw-galaw yung LC, ang una nating suspect ay yung ating fuse. Pagkatapos, kapag buo naman yung fuse, ang suspect natin dyan, kapag hindi pa rin naikot, itong ating motor. O kaya naman, kapag nahugong yung pinakamotor natin, kapag nakasaksak o nakaswitch, ang ating suspect dyan, baka naman stack up lang. Itong ating shafting, ito, pagkatapos, yung ating bushing dito. Ito, hindi nakita yan. Nag-stack up to. Minsan, hindi mo siya kayang paikutin na ganito. Mapapaikot mo kung pupwersahin mo. Ang pinapalitan dyan ay itong ating shafting at bushing. Lagi sabay yun, guys. Kasi itong shafting natin ay napupudpud to ng bushing. Kapag pinalitan naman to, dalhin nyo lang itong shafting doon sa bilihan ng piyesa ng electric pan. Katapos, sila na bahala magpalit. Sila na bahala magsukat itong shafting. Pati yung bushing, bibigyan na kayo ng bago. Tapos, so, paglalagay naman ng bushing, madali lang naman yan. Sa mga susunod na tutorial, turuan ko kayo kung paano magkabit ng bushing dito sa electric pan. Pag may na-encounter tayo na gas-gas na yung pinaka-shafting, tapos maluwag na yung kanyang bushing. Sa sunod na tutorial ko na yung ituturo sa inyo. Kasi sa ngayon, assemble natin itong electric pan na ito. Tapos, karagdagan pa guys, kapag medyo mahina yung, halimbawa, naka-number 3 pa rin, na number 3 na yung electric pan nyo, tapos,
ang ikot ng electric pan ay sobrang bagal, ang primary nasira nun ay yung kapasitor. Pagkatapos, kung okay pa yung kapasitor, napalta mo na ng bago, mahina pa rin. Ang sira naman nun ay motor. Pero dapat yung inyong shafting, maganda yung laro, ha? Okay? Tapos, kapag yung sa LC naman ay yung kapag tinulak mo yung LC pa, itong may shafting na to, kapag medyo malaki yung play, niladagdagan lang natin dyan ng spacer. Nilalagay lang natin sa ganito. Tapos, talagay din dun sa kabila. Ang pagitan niyan ay parang isang ang kapal niya ay kasi kapal ng isang ano typewriting, pwede na. O dalawa. Basta may konti siyang play na kapag tinulak pong ganun, may play. Dapat hindi siya yung pag ginanon mo, wala siya man lang response na nagalaw. Dapat may konting play na gumaganyan. Okay? Ngayon, assemble na natin ito, guys. Para matesting natin kung gagana na. Tapos, dito sa kabila naman. Ang purpose dito, para hindi mag-stuck yung shafting. Kasi minsan nawawala sa align. Habang nag-ihigpit kayo, iniikot nyo ito. Yung shafting niya. Kasi merong iba, kapag nag-repair, dito ilalagay yung tornilyo, higpit dito, yung parang paikot, mali yun. Dapat pa-cross. Pag-anon, pa-cross ang higpit. Tapos habang nag-ihigpit, pinapaikot ito para na-align ng ayos. Okay? Bale, ito guys yung sinasabi ko sa inyo na laro. Dapat may play siyang ganito. Yan. Dapat kapraso lang. Kapag hindi lang mong ganon, may konting galaw. Pag binalik, may konti rin. Kapag wala, magbabawas kayo ng spacer. At kapag sobra naman yung pinaka distance niya, ay maglalagay naman kayo. Basta, yung tama lang. At balance lang ating lagay ng spacer. Okay? Testingin natin to guys. Sasaksak na natin. Yun. Tapos, pihitin ko na yung switch. Ayun. At ayun guys, sumikot na. So, yung gantong electric pan, ang differential lang niya yung pitaka-fuse niya. So, guys, kung may iba kayong katanungan, comment lang kayo sa baba para sa ating susunod na mga videos ay magawa natin at maituro. So, assemble ko na lahat para makita natin. Number 2, 3, and 0. So, ikapitan natin yung kanyang blade. Switch natin. Ito yun. Okay na guys. Okay, number 1. Yung number 2. Okay, gumagana na siya. Yun o. Karagdagan ng tips lang sa inyo guys. Bali, panitalihin natin malinis yung ating electric pan. Huwag natin pababayaan na may mga alikabok, mga agiw,
kasi nakakahina ng buga ng hangin yan. Pagkatapos, nahihirapan din yung motor. Kapag naka number 3 ka na, ang hina pa rin yung pinakahangin, gawa ng puro dumi na yung ating screen. So, linisin lang natin lagi yung ating electric pan para makatipid din tayo sa konsumo ng kuryente. Kasi kapag nahihirapan yung motor ng ating electric pan, tumataas yung bill ng ating kuryente. Okay? Yun lang guys, sa susunod ulit, sa mga susunod na mga tutorial, huwag nyo kalilimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin lang natin yung bell notification para sa ating updates. Okay? Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Ako po inyong Kuya Tano. Bye-bye.